meron pang isang video dyan na makikita yung bata na anak ni suspect, anak ni Police Master Sergeant Janelle Nuesca na nananambunot. Okay, pakita natin. Ayun, okay. Alright, cut, stop. Okay. Marami sa inyo nagsabi na ang nag-provoke talaga dito ay yung bata. True. Pero hindi ko po sisisihin yung bata at dapat po hindi natin sisihin yung anak ni Police Master Sergeant Janelle Nuesca. Dahil number one, yung bata ho isinama ni Sergeant Nuesca sa eksena. Hindi naman pupunta yung bata niya kung hindi sinama nung tatay niya. Pangalawa, merong old saying na what monkey see, monkey do. Ang ibig sabihin po niyan, kung ano nakikita ng mga bata, ginagawa nila. Ano nakikita nila sa kanilang bahay, ginagawa nila. So, ibig sabihin, kung ano po yung pagmulat ng mata ng bata na kanyang nakagisnan, yun lang po ang ginagawa niyang pag-react sa any given situation. In this case, violente po ang pamamahay nitong ni Police Senior Master Sergeant Nuesca na ever since talagang nasa okay, nasa na? Nasa Zoom? Nasa Zoom meeting daw po ang mga taga-IAS, sir. Okay. Sige, mag-meeting pa more kayo. Alam niyo itong mga taga-IAS, nung panahon pa nang nasa kabilang istasyon po kami, gamit ang Tough Mama Appliances, ang reliable home buddy mo. Mabibili ito sa mga supermarket. Ang sertipikadong murderer po ito. And then? Apo, yung tapong, opo, yung anak ko po. Oh. Anak kong 12 anyos lang po. 12 years old. Sasagasaan niya. Opo. Okay. Tapos meron din pong pangyayari na nakainom po siya, bigla po niya sinugod uli si Frank. Ang sabi po niya, mayayabang kayo, ganito, ganyan, nagmura po siya. Gusto niyong ilabas ko yung pagkademonyo ko. Yun po ang sabi niya, may record din po kami nun sa polis. Naka-blatter po yun? Opo, naka-blatter po yun. Meron din po kaming video nun. Okay, yung pong tinangka niya sa gasaan yung inyo pong kapatid at pamangkin, ano po nag-provoke sa kanya noon? Ba't niya ho nagawa yun? Hindi ko po alam. Anak ko po yun. Anak ko po yun, sir. Yung 20 anyos. Okay, anak. Pamangkin po ni Frank. Okay, bakit niya po nagawa yun? Hindi ko po alam, sir. Oh, okay. Now, ma'am, nabanggit niyo sa amin kanina sa baba. Nagmula po ang gusot na ito lahat ay sapagkat meron pong ibinentang lupa yung inyo pong mother. Opo. Si Nanay Sonia kay police. Opo. And then hindi po nagkaunawaan hanggang sa bandang huli, si Nanay ni-refund na lang po yung 40,000 para tapos ng problema. Tama? Opo. Ganito po yun, sir. Sige, nagbenta po. Po yung nanay ko ng lupa para po magka-right of way sila. Di binili naman po nila. Humingi po ng 40,000 yung nanay ko para po sa titulo. Pagkatapos po, hindi po nagtagal, binawi po nila. Yung 40,000, buo? Opo, buong-buo po yun. Nakaano rin po yun sa barangay. Sa barangay po, nagkasolihan po ng pera. Okay. After noon, kinasuhan niya yung mother ko ng istapa, mangluloko, ganyan. Ang dami niyang inaano sa nanay ko. Teka muna, matapos niya matanggap yung pera, yung refund, saka siya nagkaso? Opo. Oh, paano pa magkaroon maging istapa yun? Eh, nakuha na niya yung pera. Kaya nga po. Okay, na-dismiss po yung kaso, tama? Opo, na-dismiss po yung kaso. Pero hindi po niya matanggap-tanggap pa rin yung tungkol sa transaksyon na yon, kaya nagtalim pa rin siya ng galit. Opo. Marami na po silang ginagawa pero hindi po kami umaaksyon para po walang gulo. Pero sila po ang nag-uumpisa po talaga ng gulo. Kaya kung makikita nyo sa video, hindi naman po lumalaban yung kapatid ko tsaka ang nanay ko eh. Okay. Yung misis po kasama din sa pangharas,
tuwing ano nagkakaroon po ng problema sa pagitan ng pamilya niyo? Opo. Kasama niya po buong pamilya niya, pati yung anak niya, tuwing may mangyayaring ganun. Palagi po niyang sinasama yun. At tuwing mag-iskandalo siya, tuwing harasin niya yung pamilya niyo, bit-bit niya ang kanyang Macy's at kanyang anak? Opo, totoo po yun. At bakit daw po? Para mag-video yung anak, taga-video? Yun, ganun din po, opo. So ginawa niyang videographer yung kanyang anak sa lahat ng katarantaduhan niya? Okay. Ma'am, po? Pasensya na po. I have to ask you this. Ano po yung immediate na naramdaman po ninyo matapos pong mangyaring insidente at ngayon nabalitaan nyo nakakulong na po itong si Police Master Sergeant Junel Nuesca? Siyempre po, sobrang sakit naman po. Dalawang buhay po ang kinuha niya. Hindi sapat ang kulong para sa kanya. Kasi dalawang buhay po yung kinuha niya sa amin. Matapos po yung pamamaril, ano po yung kanyang kasunod na ginawa? Kasi naputo na po yung video doon. Naglakad siyang parang walang nangyari. Normal na lakad. Kasama niya yung anak niya. Naglakad parang walang nangyari? Pauwi ng bahay? Opo, pauwi ng bahay. Tapos doon na po siya tumakas. Doon na po siya pumuntang Rosales. Yung anak niya po, ano naging reaksyon matapos makita yung pamamaril? Pati misis, ano pong naging reaksyon? Wala po. Parang normal lang din po. Parang sanay na po yung anak niyang ganun. Maging misis niya po? Opo. Okay. Ano pong trabaho, ma'am, ni Sir Frank? Construction worker po. Minsan po nagsasideline po siyang kargador. Okay, para makatulong po sa pamilya. Opo, kasi po may anak po siya, sir. Ilang taon po yung bata? 10 taon po, sir. Kaka-